Ito po, ito yung tan eh. Ito yung proper mo namin. Dito, merong ano nito, bakod hanggang doon. Tapos, natanggal naman na. Yan o, wala nang bakod dito. Yan o, ito yun o, ito yung main. Yan. Tapos, hanggang doon. Yan po, talagang nakakasakit ng loob. Kasi nasa ibang bansa po kami at binakulan po namin dati ito. Ito, wala na talaga yung bakod. Oh. Magkano'ng gastos po namin dati dito sa pagpapabakod? Ngayon kinuha kasi hindi po ako nakauwi. So, ang sakit talaga. Kaya hirap pong ito. Do. Ito yung guide ng pangbakod namin. Dati ito, kompleto ito eh. Hanggang doon may bakod eh. Yan o. Oh. So, ininako po nila. So, dito po sa lugar na Barbara. So nakikiusap po ako na nawa maayos po ito kasi kami na nasa ibang bansa na bubuhay po kami ng patas. At ngayon po nakikita nyo yung bakod dit hanggang doon ay nawala. Ang malaki pong gastos ko noon dito sa pagpababakod. Ngayon nawala ito hanggang doon. Ito po yung properties po namin. Ayan o. Oh. Ito po yung pan. Oh. Ito po yung guide ng pakod. Nakakawa talaga ng ano. Yung nakapanghihina. Ano. Ayan o. Oh. Ay, ganda kasi. Magandang place na ito kasi. Mayroon na siyang tubig. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ah, nagkas ito. Ayan po. Ayan, nakaka talaga. Tagal ng panahon na hindi ako nakapunta. Actually, nakapagtanim po kami ng maes. Tapos, sa tagal ng panahon, dahil nga walang titingin, pinabakuran ko po yan eh. Ngayon na wala pa yung bakod. So, ano pong pwede po natin gawin dito? Bilang isang OFW na naghihirap sa ibang bansa ngayon, mga simpleng tao po ang gumaganito sa OFW. Ayaw po namin daanin sa dahas pero tingnan po natin, kunin po natin sa diplomasya, tingnan natin kung ano pong gagawin po ng gobyerno po natin lalo na dito sa bayan po namin Igig. Ayan po. Ito, kawalang hiyaan po to eh, kawalang hiyaan po sa amin. Kami na naghihirap na OFW. Tapos ginagawa ito kami. So parang itong mga tao na to ay above the law kasi mayroon po kami mga titulo. Ayan o, mayroon po kami mga titulo, may rights po kami, nagbabayad po kami ng amilyar at binakuran po namin ito. Actually mahaba to eh. 5 hectares po na bakod, tinanggap po yung lahat yung bakod eh. Oh. Ayan o, ayan po ang sakit ng naranasan po ng mga OFW. Napapalayo po sa mga ating mong mahal na mahal sa buhay para mag-ipok, mag-imbak para sa maayos na kinabukasan. Pero yung mga pinag-iipunan, pinaghihirapan, ayan po. Yan o, ito yun eh o. Yan o, nawala yung bakod. Yan, haba yan o. Kalayan mo yan kung magkaning ginastos namin dyan hanggang dito. Yan o, tinanggal eh o. Nawala yung bakod. Ayan o, no? Ayan o. No? Buti na lang, lagay pa siya ng postin na pagka kinal na ito. Ayan o, no? Hindi ito fair sa amin na naghihirap na nasa ibang bansa. Ayan po. So nanawagan po ako, ako po si Lemuel Durian na taga sentro Tansan. Ngayon po kami ngari-arian dito sa Barbara. Actually, natamnan ko na ito dati. Ngayon, dahil wala kang titingin, so, hindi ko siya naipagawa o kaya pinahanan ulit kasi mahirap din po na magpa, ano kami na walang titingin. Ayan o, sakit ng loob o. Ayan o. Ayan o, ito yung bakod nito. Ito, hanggang doon, kung makikita nyo hanggang dun sa may gate dito
Mano nya tipatingan na ito, itingan jay. Pagdiretso na nakuan. Hanggang dun sa tuktok. Ayan, no? So, ibig sabihin, ang lalakob, ang lalakas mo ng mga loob mga tao dito, meron kaming titulo, meron pa kaming rights. Binakuran po namin ito dati. Ngayon, tinanggal po yung bakod. So, ano pong advice? I-update ko po kayo kung ano po yung gagawin po natin susunod. Okay, mga please mga kapatid, support my YouTube channel. Sinasabi ko lang ito dahil gusto ko po ipaalam sa lahat na talagang hindi po fair ang aking naranasan bilang OFW sa mga taong simpleng tao actually yung gumagalito sa amin. Pero yun, ang lakas ng loob, wala silang titulo. Ang lakas silang loob na tanggalin yung bakod. So tignan po natin kung sino talaga yung nasa likod po nito. So update po. Sige po, salamat po na marami. Share and subscribe lang po at kitignan po natin. So shout out po. Nandito po ako sa Santa Barbara. Ito po yung lupa namin. Binakuran ko. Tinamnan ko. Ngayon, sa ilang taon dahil wala nga pong titingin, nawala na po ng bakod. At ito na po, tignan nyo po, itong diretso to, itong poste na yan, hanggang doon, bakuran yan. Tapos dito naman, dito hanggang doon din, bakod din yan. So magkano ang nagastos ko noon kung kayo po ang nasa kalagayan ko? Ang laki po ng pera na pong ginamit dito sa pagpabakod. Ngayon, lang po ang ginawa. So kayo na po manghusga kung sino po talaga ang may karapatan sa lupa na ito. So ano po ang may advice ng masa para sa aming na OFW na naghihirap sa ibang bansa para gawin ang dapat na para sa aming pong buhay na matiwasay. Pero itong mga nangyayari dito sa lugar po namin ay parang wala po atang gobyerno. Yun lang po ang gusto ko pong ipaalam. Titignan po natin ang updates. Dahil nakita ko na itong problema dito, titignan po natin kung ano pong magagawa po ng namamahala dito sa ating pong lugar. Kung ano pong maitutunan po nila sa amin bilang isang OFW. Kasi ang ating gobyerno, pagpapasalamat po kay ating presidente, dahil umuwi po kami galing sa ibang lugar, yung respeto po ay naibigay po sa amin, yung pribileho. Talagang saludo po ako po sa pag-govern ng ating pong Pangulo Presidente na si ating pong Presidente Rodrigo Duterte. Salamat po. Pero dito sa aming bayan, sa mga tao na walang pakialam sa hirap po ng OFW, ito pong ginagawa po nila. Ayan o. Binakuran ko na po dati ito eh. Ayan o. Ito, itong bakod na to, ulitin ko lang po bakod hanggang doon, natanggal. Magkano po nag-assess ko yun dyan? Ito rin, bakod hanggang doon, tinanggal din. At baalamang, baka sa kabila, titignan ko pa po kung ano pa po ang panila din sa lupa po namin. Kasi ito rin po nais ko sanang i-develop. Pero problema nga, dahil sa mga tao na walang konsensya, ang pakiramdam po nila, they are above the law. So, ako po ay muli, mga ako po talaga nga, ayun, yung galit ko po, puputok na. Pero still, mayroon akong pinahiwala ang pamahalaan ng gobyerno po natin na siya pong alam kung gaasikaso na to. So mga kapatid, salamat po. I-upload ko po kagad to. Tingnan po natin kung ang gagawin ng gobyerno po natin. Ako po ay nasa Igig. Ano? Ang bahay ko po ay nasa Natanzas na Gigkagayan. Pero mayroon po kami properties dito na actually, inumpisahan ko na to eh. Pero ngayon, since sa matagal ng panahon, pandemic, ngayon, para namang ginagawa kaming walang existence ng mga tao. So, yun po. Support me, mga kamasa. Salamat dahil alam ko po na ang gobyerno po natin ay still makapanginan sa mga taong katulad nito. Okay, bye-bye. Thank you po.